Hello guys! Nandito na tayo para ituloy natin yung continuation ng video natin dun sa reels na nauna ko nang na-upload. Para ipagpatuloy natin guys, ang itatanong ko sa inyo, pahuhulaan ko sa inyo kung ano bang parts ng machineries ang ipapakita ko sa inyo. At the same time, ipapakita ko rin sa inyo guys kung ano yung gagawin namin dun sa equipment na yon. So, let's watch muna guys yung nauna kong nai-upload na reels ko na video para magkaroon kayo ng idea. Then, pagpatuloy ko yung pagpaliwanag ko doon guys para sa inyong kaalaman. Okay guys, let's watch! Hello guys and good day! It's a busy day today at ipapakita ko guys no yung ginagawa namin ngayon. At mamaya gagawa na naman ako ng katanungan, then ipaliwanag ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin today. Okay guys, so tingnan nyo na lang guys at panoorin yung nakikita nyo guys. Okay, see you later, bye bye. After nyo guys na makita ang mga ginagawa dito sa barko, lalong-lalo na sa makina, huwag kayong panghinaan ng loob sa nakikita nyong trabaho guys. Okay, mamaya ipapaliwanag ko yan guys sa inyo. Bye-bye for now. Andito na tayo guys at umpisahan na natin. So, sa nakikita nyo guys, anong part ito ng machinery natin guys? Try to guess guys. At ano ba ang function nito guys? Para saan ba ito? Ngayon, samahan nyo ako guys para himay-himayin natin guys at ituturo ko sa inyo kung ano ang ginagawa natin ngayon. Let's go guys! Ang nakikita natin guys ay part ito ng main engine. Ang tawag nito ay crankcase. At sa loob ng crankcase, dyan mo matatagpuan ang crankshaft, connecting rod at crosshead. Naka-enclose ito guys para sa shield ng lubrication natin para hindi magtalsikan. At ang trabaho natin ngayon guys, no, yung gagawin is kukuha tayo ng crankshaft deflection para sa crankshaft alignment. So, ayan guys, hinahanda na. At papasukin na ni second engineer. At kung makikita nyo guys, no, na doon na sa loob si second engineer, no, ng crankshaft natin or ng crankcase natin at kinukuna na ng sukat. So ganyan ang pagkuha ng crankshaft deflection natin guys sa main engine. At ang tawag naman dyan sa kinakabitan ng deflection gauge natin is crank web. At makikita nyo din dyan guys, no, yung connecting rod. Sa ito sa pinakamaruming trabaho sa makina guys, gawa nga ng pagpumasok ka dyan, syempre maliligo ka ng langis dahil sa loob yan ng makina guys. Dapat bago ka pumasok para mag-aral ng isang marine engineering, alam mo na ang kursong ito ay isang blue collar job. Kapag napasabak ka na sa trabaho, wala nang atrasan yan guys. So isa lang ang masasabi ko sa inyo guys, no, na ito'y isang marangal naman na trabaho, well compensated naman kapag ikaw ay isang marino. Totoo lang guys, no, ito ay isang profession na shortcut to become a millionaire. Noong panahon, marami ang humahamak sa profession namin bilang isang marine engineering. Kasi nga, maliban sa short-term course lang ito, ang pagkakaalam lang kasi nila is isang maduming trabaho. Apo yan, maduming trabaho at short-term course lamang. Pero wag ka, alamin mo naman kung nakakailang board exam kami noon sa PRC bago namin makamit ang katayuan bilang chief engineer. Sa isang kagaya ko guys, no, nakatatlong board exam lang naman ako sa PRC. At luckily, naipasa naman natin with flying colors. San, magaling din talaga ang swerte or tsamba, lalo na kapag may kasamang prayer. Alamin naman natin guys, ang loob ng crankcase or crankshaft. So, gaya ng nasabi ko guys, no, sa loob nito, nandito ang crankshaft at
nakikita natin guys yung crank web ng crankshaft at yan guys ay connecting rod at yung nasa taas naman guys ang tawag doon is crosshead. Two-stroke kasi ito guys, no? Yung klase ng makina natin is two-stroke, kaya mahaba yung stroke nito, kaya kailangan na mayroong connecting rod muna connected to crosshead. Noon ang construction ng two-stroke engine dahil mahaba yung stroke. Ang two-stroke engine ay mas powerful as compared sa four-stroke engine kasi bawat ikot nagpo-produce ng power. Kaya sa malalaking barko, ang makina niyan ay two-stroke engine. Ito na nga guys, no, sa nakikita nyo, yan ang connecting rod at saka crosshead. At sa crosshead, makikita natin dyan sa gilid, mayroong guide shoe. At syempre, kung may guide shoe, mayroong guide rails na kung saan, yan ang mag-guide sa movement ng up and down ng piston rod natin guys. Guys, ang mga internal parts ng main engine natin sa loob ng crankcase. At sa dulo ng crankshaft natin, sa labas guys, may makikita kang dalawang bilog. Sa harapan guys or forward side, yan ang tawag dyan is balancer or vibration damper. At sa bandang dulo naman, sa upside, ang tawag dyan is flywheel. Hoping guys na nakapagbigay din ako ng kaunting kaalaman pagdating sa makina ng barko natin. Thank you guys for watching and may God bless us all. Bye bye for now.